Hello po mga kabanding, kaprobinsyana. Welcome to my YouTube channel. Ayan po, pupunta po tayo sa bukid. Punta po tayo, magpipitas po ngayon ng Ampalaya. Titingnan po natin ang magandang Ampalayan daw po dito. Ayan, medyo hinihingal po ang inyong probinsyana na kikay. Kasi po, ako po ay naiiwanan na ng aking asawa. Siya po kasi ay nakabike. Ay, ako naman po ay lakad-laang. Ando na po siya, layo na. Ayun. Ayan po mga kabanding, andito na po tayo. Malapit na po tayo sa pitasan po ng Ampalaya. Hello, good morning. Magandang umaga po. Yes. Hello. Ayan, andito na tayo sa taniman ng Ampalaya. Ang daming Ampalaya at ang gaganda, ang hahaba. Ang ganda ng Ampalayahan. Ayan o, napakarami pong Ampalaya dito. Napakaswerte po ng may tanim. Ayan, nakakatuwa po. Napakaraming bunga. Ayan po mga kabanding. Napakabata pa po ng puno ng Ampalaya. Marami pa pong mapipitas dito sa Ampalayahan na ito. Ayan, nakakatuwa talaga. Ito po ang bulaklak ng Ampalaya. Ayan po, today po ay pitas po ng Ampalaya. Ayan, napakarami po doon, no? Dito po tayo sa nagpipitas. Ayan, nagpipitas po sila ng Ampalaya. Tama tayo dito. Wala mo nagbibiro, meron mo talaga. Oo. Hello! Good morning! Ay naku, salamat sa papuri. Kahit alam kong chika-chika lang yan. Ayan! Ayan, pinipitas ang Ampalaya. Ilalagay sa timba at doon dadalhin sa marami dong nakatumpok. Anong oras kayo nagsimula? Mga 7. Ilang buwan na itong tanim bago bumunga? Mga tatlo mahigit. Mga tatlo, 15 araw na siguro. Tatlo't kalahating buwan. Tatlo't kalahating buwan bubunga. Ah, pitas na yun, pitas na. At nabunga ay 2 kalahati. Oh. Galing naman. Isang buwan ang pinuputihan. Ah, isang buwan na itong pinuputihan. Isang buwan na pala itong pinipitasan. Kailang puti na ito? Parang papito. Oh, papitong pitas na pero napakaraming bunga pa. Karamihan. Ito ang karamihan. Hindi pa. Ah, hindi pa. Madami pa yan. Ah, mas madami pa.
pa, dami pa yan. Mas padami pa pala ito, oh. Bata pa kasi yung mga ano niya, puno. Ayan. Mga ilang pitasan ito? Mga 20. Ah, hanggang 20 pitas. Tapos eh, hindi pa ito yung mismong pinaka mga 7 hanggang 13 kadamihan niyan. Maintain niyan. Halimbawa ko kakalatian to nila, dali kalatian. Oh. Ay ilang kilo ang mga napitas na kaya? Daanan, 300 na. Isang pitasan? Isang pitasan, bago ba ka ngayon yung kalahat ng salitan. Wow! Magkano ang kilo ngayon? 70. Wow! Ang laking pera! Nakakatuwa naman. Ayan, mga kabanding, nakakatuwa naman po. Oh, napakarami pong bunga. Oh, maliliit pa yung iba. Pero ang expected nila today, ang mapipitas nila ay kalahating tinolada. Nag-start po sila ng pamimitas. 6:30 a.m. Ayan po, talaga naman pong oh, fresh na fresh ang ating ampalaya. Hello mga kabanding kaprobinsyana, welcome to my channel. Andito po tayo para po mag-harvest po ng ampalaya. First time ko pong makakita ng ganitong pag-harvest. Panoorin po ninyo ang aking video hanggang matapos dahil ibabahagi po ni June aka Tibo ang kanyang kaalaman tungkol sa magandang ani ng kanyang tanim na ampalaya. Kung paano ang tamang pag-aalaga ng ampalaya upang ma-achieve ang makinis, malalaki, good quality na ampalaya. At higit sa lahat ay paano maging malaki ang kita o tubo sa ampalaya. Malalaman natin kung makakailang harvest ang ampalaya sa loob ng isang taniman. Alamin natin ang tamang pagkakamada o paglalagay sa plastic ng mga ampalaya upang huwag magalusan o mapanatili na in good condition ang mga ito hanggang makarating sa market. Insyana nakikay po ay labis po na nagpapasalamat sa Mendoza Family, kay June Mendoza aka Tibo at sa kanyang asawa na si Loida at sa kanyang buong pamilya. Ganon din po sa Bilen Family at sa Doria Family. Marami pong salamat sa inyong suporta sa aking munting channel. Ayan, ganyan lang po ang pamimitas ng ampalaya. Lalarga na at kasi puno na ang timba. Hindi. Ah, mas malalaki doon. Oh. Kaninong tanim yun? Ah, kay Tibo din. I-interviewin natin ang boss. Sabi niya daw, muntin ay nasa yugna.
advertise yung sinusunod na putay. Ito ayan si Mac. Ito ay ilalagay sa timba. Masipag yan si Mac. Mababa. Mga ilang peraso ang isang kilo? Tatlo. Ah, mga tatlo. Three po. Tatlong peraso ay isang kilo, 70 pesos dito sa Bukid ang presyo. Pero pagdating ng bayan, ang palengke, napakamahal po na ang ampalaya. Mga ilan doon ang pitas nyo, kada isang pitas, nakakailang kilo? Ah, di mas madami nga doon. Dito 300 yata yung last na pitas. Parang hindi ka lahat. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga din. Apo. Ito ay yung itinanim ay December, mga December 1. Ayun. Bago umani ay 2 buwan kalahati. Tapos ang proseso niyan ay di kailangan natin ng tubig. Saka obserbahan mo kung maganda ang buong kalaso, ano, pagkulang. Lalagyan mo siya ng abonong pampataba muna. Hindi muna pampabunga dahil bata pa. Okay. Tapos, pag nabunga na, kailangan abiyan mo siya sa dilay dahil maigit ang panahon. Yung gusto ng ampalya ay yung tubig. Tapos ay yung dahon niya, ang ginagawa ko, tinatanggal ko ng yung ilalim, binabawas ng mga dahon para mas makalago ang ibabaw. Oo. Pag malago ng ibabaw, di gada 10-12 araw mag-aabono ka. Kasi kasamang utay-utay na pampabunga pag naka 10 buwan kalahati. Para nataas siya, nautay siyang bumunga. Oo. Di pag nabunga na, 2 beses mo didiligay sa loob ng 1 linggo. Bago didiligin mo muna bago mag-aabono. Tapos didiligin mo na kaunti para ang abono hindi kumala at sumapon. Ayan. Ang tip. Tapos pagka natay ng bumunga, hindi tuloy-tuloy ang dilig bago gada po puti, spray. Oo. Spray siya para hindi masira ang bunga. Tapos ay nga, pagka nabunga na, di aalagaan mo siya ng bumba para nga yung kanyang taba at ganda ay tuloy-tuloy dahil siguan din ng gamot. Oo. Baka dumami ang iyong ani. Kagaya niya, pag naani na, ay di, ayun na nga ang kalabasan. Magaganda ang bunga, quality. Quality. Tapos yan, eh, basta pag naumpisahan mo ng bunga, padami ng padami. Mga ilang pitas ang ano? Ito ay papitong pitas na. Ay papitong puti, ito ay ang tan ko ay nasa 800 butas. Oo. Ay di dalawahan sa ang puto, kamatanay. Oo. Di papitong puti, nakuha na siya ng baka ito ay makakulang kalahat ng tonelada na. Oo. Tapos magme-maintain na yan. Tuloy-tuloy na ang dami yan hanggang 13 puti. Oh. Ay, maabot na ilang pitas? Basta yun ay lulubag na yan ng 13 puti pababa. Baka hihigit naman 20 puti. Wow. Okay, yan. Ito yun ang kuha. Yan. Makikita naman. Maganda pala pagkitahan ito ang palaya. Pag maganda ang bungat, masanay ang magtatanim. Mahal kasi ang presyo ngayon, kaya tama sa bunga, tama sa presyo. Maganda. Sa
pag-aalagaan mo din ang puno niya. May mga ilan ding klaseng gamot yung ginagamot dito. May pampalusog. Bali, ang tianiman namin ay itong tianim na yan, at ano lang yan, 4,000 square meter tianiman. Oh, 4,000 square meters. Maani na kalahating tunilada. Madami pa yon. Napadami pa. Dahil hindi pa nasaksa. Ayan. Ang ating ampalaya. Ay, tama pa lang gagawa ko. PMA kahit stuart, kita nang magaganda. 10 kilos bawat isang plastic. Wala naman dapat itago. Maganda. Lahat yung maganda. Bay, di ba yung parang kumuputok-putok ang balat? Ano? Oo, napakalinis ng balat. Matutuwa ka yun na pagkaya na pagkagaya niya buong ano. Di ba yun? Mas alam mo eh. Sanay ka na eh. Dahil ako yung alam ko ang actual eh. Oo. Pero ako yung nakakakuha din sa kanila ng idea. Oo. Mas natututunan mo pa rin. Oo. Dahil ang technician ay nakakatulong din. Oo. Dahil yung kaalaman mo, nadadagdagan pa. Tama. Sa technician. Kaya pag napaka technician to, matuwa din ako. Oo. Alamang ko ay nadadagdagan. Yung paggamit, tinatanong ko, paggamit ng abono o papaano, inoobserbahan ko kung yung sinabi nila. Inoobserbahan nila yung klase ng apalya, kung anong kulang. Ay, alam ko eh, naalaman ko na. Kung mahina, talagyan mo. O tailing abono, titignan mo kung may pagbabago o hindi. Pag hindi mo ko... Pampataba, di ano lang. Lalo pag nabig... Pagkabulaklak lang, pampataba lang. Bulaklak at baking. Baking. Piting mula ang muna, klase. Pag bago pa eh, pag nagkamali ka, itigas ang ampalya. Yun. Pag napadami. Pag na, oo. Saka pag napalapit, nasusunog. Ganun kalayo sa puno ang lagay ng... Isang tangkal pa ikot. Isang tangkal pa ikot. Yan ang kwan eh. Kailangan din. Lalo pagka kinabigla sa una, wala na. Pagka kumulot, wala na. Pagka kumulot ng ampalaya. Yung pala ang sign na hindi maganda ang puno. Pag kumulot. Pag kumulot, wala na. Kailangan muna bago ako mag-abon ng pagpata pa. Observahan ko siya kung pwede nakapuno mo. Kung anong kulang. Pagka hindi naman kailangan yung percent sa puno. Kailangan lang na yun, pagka namumunga na, yan, saka mo lang siya dadagdagan ng abuno, dadamihan mo na dahil kailangan na supply ng abuno. Saka tubig. Pagkakaabono, bago ko mag-abono, didiligan mo muna. Pag tuyo na, saka mo lagyan. Mga isa, dalawang araw, babasain mo rin ang panandalian lang nabasa. Tapos salit, bago mo pitasan, pasasasaan mo na ng dilig. Sasaga na ang laki ng ampalaya dahil tatalab na ang abuno. Oh, talagang sanay ka na sa pag-ampalaya. Ang capital ay 59. Milyon lang kikita eh. Kalahating milyon kaya. Kasi kada pitas ay isaan nila ang 25 na kada pitas. Malaki din. Kumakadalo po. Ikagayon niyan, bigyan ko ito, tubo na ito, tsaka yung lahat na natitira. Ganun ko dami niya. Oh, tubo na. O, 7 pitas pa lang. Ay, 59,000 ang kapital. 59. Ay, tubo na sa 7 na pitas. Oo. Tubo. Bigyan mo yan sa dami. Tubo na lahat ng pitas na ito. Lahat na pitas, tubo na. Oh, talaga. Ikalahat ito nilada sa 70 ang kilo, 35,000 kada pitas. Wow! Makapitas ka ng lima. Lima pute. Ah, makapitas ka nga ng lima pute. 375. Oh. Bawi na, tubong-tubo na sa papitong pitas pala ang. Tubong-tubo. Agad yung sinasakasalan. Kaya ko na naman. Kayo mawawala at malapay. Ayan, may pakasal si Bossing, kaya kami ay invited. Ha
Ayan, ito ang ikakasal. Yeah. Yan, yan po ang ikakasal. At may nakalaan na bukod dito sa tubo ng ampalaya ay talaga namang pinaghandaan na ni Father ng kanyang daddy. Congratulations and best wishes. Sana ibigyan mo ng maraming apo si Tibo. Anong buwan ang kasalan? Mayo. Ah, Mayo. Yung malalaking sobra, sikip sa plastic eh. Yung mahahaba. Wala. Malawak na rin itali mo. Kaya lang, dapat ka ngayon sana. Kung hindi malawak ka lang. Palalong gawin pagkakahal ng panahon din, ano? Alaga nga rin. Kahit pa, alaga lang alaga. Ito nga, kaputol na ito. Wala, nakuha mo pa. Hindi yung dami. Kaya hindi naman pala sa ganyan may nyugat may lason eh. Ito. 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 Sabi lang yung wala asipapay o. Nagbabandil na eh. Nag-aaral. Kailangan po may dahon sa ilalim. Para hindi magalusan ang makinis na ampalaya, kailangan lagyan ng dahon. Yan, nilalagyan ng dahon ang ilalim. Pag magkakamada. Nakakatuwa naman ay jackpot na sa halaman, magkakamanugang pa. Yan ang gusto namin eh, magkamanugang. Apo. At apo. Manugang muna bago apo. Una tayo muna dyan. Hindi tinamaan nila yun ni kuya eh. Yung sa putol mo, ilan ang tanim mo doon? Ilang puno? Kun lang yung nasa 700. Nasa 700 puno, pero mas mabunga pa yon kaysa dito. Wow. Tubong-tubo na din. Ayan ang kagandahan. Kanya kanya kaalaman ka pagtatanim. Ayan, ito po yung mga hihingi ng mga gulayen. Ayan, dito po ay welcome po ang paghingi ng gulayen kapag po harvest season. Nakakatuwa. Oh, ayan, kuha na ng mga gulayen. Nakakatuwa. Pumuhula kayo, mag-plastic na kayo. Eh, bakit malagkitis ka? Pag-plastic. Oh, lakad na, magulay na. Ayan, oh, gulayin daw, oh, pinamibigay na. Oo, oh, nakakatuwa, buyog. Buyog. Oh, pera bate, ibig sabihin ng pera bate. Buyag. Iba sirain na pa si buyag. Kasi, bate ka ng bate, mamaya biglang maano, o hindi maigi yung... Pera usog. Oo nga. Kapit bahay ay kasama. Ayan po, isang eco bag po ang aming naiuwi na ampalaya. Bigay lang po sa amin. Ayan, dadalhin na sa pamilihan. Kinakarga na sa tricycle. Tapos na po ang ating pag-harvest ng ampalaya. At ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Tibo sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa pagtatanim po ng ampalaya. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang video na ito sa mga magtatanim at makakuha kayo ng informasyon at may apply ninyo sa inyong pagtatanim ng ampalaya. Nawa ay kumita din kayo na katulad ni Tibo na malaki ang kinita sa pagtatanim. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding!